Sado mayabang, but light. Light lang siya na mayabang. So, ito talaga yung mga ugali nila. Guys, yung mga first timer dyan. Ugali nila pag dumating ka sa bahay nila is depende sa kanila kung patutulungin ka pa or pagpapahingain ka. Assalamualaikum sa inyong lahat at magandang umaga. At sana nasa mabuti din kayong kalagayan. So kung naalala nyo guys yung previous vlog ko na sinabi ko doon na sasagutin ko yung tanong kung so yun na nga guys, sasagutin ko lang yung tanong ng isang kaibigan na about doon sa ugali ng amo, kung ano ba daw yung mga ugali nila. So, based on my experience, the experience ko kasi, na nakita ko, nalaman ko yung ugali nila nung dumating na ako dito. Siyempre, yung ugali nila, meron silang ugaling mayabang. Hindi naman sobrang mayabang, pero pag first day mo sa kanila, mararamdaman mo na meron silang kayabangan. Hindi masyado mayabang, but light. Light lang siya na mayabang. So, ito talaga yung mga ugali nila. Guys, yung mga first timer dyan. Ugali nila pag dumating ka sa bahay nila, is depende sa kanila kung patutulungin ka pa or pagpapahingain ka pa. Kasi yung iba kasi yung amo. Direct trabaho na talaga. So, meron namang amo na pag dumating ka dito is pagpapahingain ka, papakainin ka, or bibigyan ka ng 3 hours para magpahinga, then start trabaho. And then, meron silang ugaling kahit hindi ka pa tapos sa trabaho mo, tawag sila ng tawag. Oo, tawag sila ng tawag. Ugali na lang kasi yun. And then, yung ugali pa nila is mahilig sila magsabi ng bilisan mo yung ganyan. So depende na yun sa'yo kung paano mo i-handle, depende na yun sa'yo kung paano mo siya i-handle. Kasi minsan kasi tinatry lang tayo in 3 months, tinatry lang tayo na magsasalita sila ng mga ganun para doon nila makita or doon nila malaman kung anong ugaling meron ka. Tapos, ayaw nila nang makakita ng madumi. Gusto nila sobrang linis. Pero, hanggang ano lang naman yun. Hanggang 3 months lang yun. Kasi, minsan sinusubukan lang tayo eh. First, sinusubukan muna tayo bago nila makita kung ano klaseng ugali yung meron ka. Tapos, doon mo rin malalaman kung ano yung ugali nila. Kung ano yung true na attitude talaga nila. Doon mo palang malalaman. Pero hindi ibig sabihin na pag kinanon ka, isusuko ka na agad. No. Kailangan mo munang mag pahawain ng pasensya kasi ganun talaga sila. Mahilig sila mag utos-utos kahit di ka patapos sa trabaho mo na isa. Utos sila doon. Tawag sila dito. Tawag sila doon. So, kailangan ng pasensya. Pahawaan ng pasensya. Sundin mo. Dahil after 3 months, mag-aano din yun. Mag-iiba din yun. Promise, mag-iiba din sila na yung 3 months na sinubukan ka, mag-iiba din yun. Kasi halimbawa, gusto nila araw-araw malinis yung kwarto nila, yung mga sala nila, yung ganun. Then after, pagkatapos ng 3 buwan, mag-iiba yan lahat. At huwag matakot. At saka, mag-iiba din kasi yan, kasi minsan kasi gusto nila araw-araw malinis yung buong bahay. Tapos after ng 3 buwan or 5 buwan, hahayaan ka nila sa trabaho mo. Pag nakita nilang maganda ang ugali mo, hahayaan ka nila sa trabaho mo. So, ito yung nagustuhan ko ngayon dito sa
sa employer ko. Kasi hinayaan nila ako kung ano yung gusto kong gawin. Babangon man ako ng 10 to kahit anong oras ako bumabangon, tanghali, okay sa kanila, hindi, wala akong naririnig sa kanila. So, depende na yun sa amo. Kasi sa panahon ngayon, swerte-swertehan lang sa amo. Hindi naman porkit sinabi ng iba na masama yung mga taga dito. So, hindi lahat. Kasi may mga, ano din kasi, yung iba kasi hindi sila pure na Saudi, hindi sila pure. Yung iba kasi nag-mix na din sa mga, yung iba nakapag-asawa na din sa Egypt, Pakistan, nag-mix na sila. So, hindi, ano, huwag lahatin na masama lahat, okay? May mga bababait naman na amo. So, paswertihan lang talaga sa magiging amo. Paswertihan lang talaga. So, yun yung advice ko na ganun talaga yung mga ugali nila. Una, susubukan ka talaga nila. Ayun, 3 buwan. And then, after nun, wala na. Ganun lang kasimple. So, hindi mo pwede sabihin na porket susubukan ka ng 3 buwan, susuko ka. Wag. Dahil, doon nila tinitingnan kung malakas ba talaga yung loob mo, kung kaya mo ba talaga na magtrabaho sa kanila. Although mabait naman talaga sila. Kung mabait ka rin, depende sa pinapakita mong ugali. Kasi, kailangan ikaw, kunin mo yung, so yun, kailangan makuha mo din yung mga kiliti nila. At, yun lang talaga yung gusto nila. Yung makuha yung, kunin mo yung kiliti nila kung paano mo sila ma-close or what. Yung ganun. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. See you to my next vlog. And thank you for watching, guys. Hasta lama.